Bakit nga ba kailangan po natin maglagay ng baseboard para po sa ating mga walls ng ating mga tahanan, mga boss? Ang dahilan po ay upang maproteksyonan po ang walls na hindi po siya marumihan kapag tayo po ay maglilinis o magwawalis o magmamapman sa ating mga flooring. Yun nga lang, kailangan po dito mas dark ang kulay ng ating baseboard kung ikumpara po sa ating walls. Kaya naman, sa video ito mga boss, panoorin po ninyo kung paano ko po ginawa yung baseboard na yan na kulay maple na varnish po. Matapos po nating lihain ng number 100 at number 120 ang ating baseboard at nalinis na rin po, ang kasunod po na step ay maglalagay po tayo ng cover gamit po ang Jaryo para po hindi po may sama sa pag-spray yung ating flooring. Ang ating walls ay hindi ko na po lalagyan gawa nung maglalagay pa po tayo ng ibang kulay para po sa ating dingding. Oil wood stain na maple po. Yan po ang gamit kong stain ngayon na nakikita po ninyo na pinahit ko na po. So, ang oil wood stain ay pwede po siyang i-direct sa kahoy, ay lalong-lalo na kapag ang kahoy na may matigas, so okay lang po yon. Pero ang tip ko lang po sa inyo, kapag ang kahoy po ay masyadong malambot, mabilis po makasipsip ng stain, mas maganda po, i-sealer nyo muna bago po ang inyong stain. So, sa ginagawa ko po ngayon, dahil okay yung kahoy, stain ang una bago ko po i-sealer. At siyempre, iwasan po natin na huwag gaanong lumagpas sa ating walls. Ang gagawin na po natin ngayon ay sanding sealer na po ang kasunod. So, ipitin natin ang sanding sealer. Ayan po, nakatimpla na po ito. Of course, meron po itong lacquer flow. At siyempre, lacquer thinner. So, lacquer thinner po. So, ang gagawin po dito, ipitin siya, i-spray at least 2 to 3 coats bago po natin ispatan kung mayroong mga diferensya at bulihin, tapos itatapot po natin. So, samahan niyo ako. F75 po ang gamit kong spray gun na may nozzle po na 1.5 at ang hangin po ay 20 PSI. So, sanding sealer po siya, hindi po ganun kahina, basta sanding sealer. Doon na po tayo magpahina na mas mababa pa sa 20 PSI kapag tayo po ay mag-top coat na. Matapos po natin isanding sealer ng 3 coats, nalihan na rin po natin ito, ang kasunod na po na steps ay bubulihin na po natin siya. Gamit po ang basahan po na bilog na isasasaw po natin sa sanding sealer na may lacquer flow. So, kailangan po natin gawin yan para po mas makinis po siya at makakasiksik po yung sanding sealer sa ilalim po ng bitas ng kahoy para po pag hinawakan na po natin siya, makinis po siyang hawakan. Matapos po nating lihain ang number 240 yung ating sanding sealer, ang kasunod na po na gagawin po natin dito ay itatapot na po natin. At syempre, meron pong lacquer flow, clear gloss at lacquer thinner. Mas pinili ko po ang clear gloss ng A+ dahil malapot po siya at marami po akong matimpla po dito at siguradong malaki po ang maitipid ko dito. At syempre, mas maganda na rin po pag straight brand ang gamitin. Pero dito, wala pong problema dahil po magkasundo naman po sila. Alam niyo po ba mga boss na ang sanding sealer ay mas malambot kung ikumpara po natin sa clear gloss lacquer? Yan po ang dahilan kung bakit laging nahuhuli ang clear gloss. Hindi lang po siya basa-basa ang pampakintab dahil sa mas matigas po siya, protection na rin po ito para po hindi po basta-basta mag-fade yung ating kulay ng ating ginagawa. Ang tanong, ilang beses ba natin ito i-top coat?
O ilang bisis ba nating i-spray yung ating top coat na clear gloss? Dalawa hanggang tatlong patong po ang ginagawa ko. At sa bawat patong, nililiha ko po ng number 400 bago ko i-spray hanggang sa tatlong patong. So ito na nga mga boss, natapos na po natin yung ating ginawang baseboard at napakaganda po niyang tingnan dahil match na match po tingnan yung dark po ng baseboard at ng ating walls. So ang kulay po talaga ng walls natin ay off-white. Bakit nga ba inuna natin ang baseboard? Mga boss, ganito po kasi yan. Kapag inuna po natin ang walls at ihuli po natin yung baseboard, dahil varnish yan, magtitape po tayo. So ititape po natin yung baseboard kapag pinagulungan na po natin ang walls. So, ang mangyayari niyan, tatanggalin natin yung tape pag natapos yung walls. So, huli yung baseboard. Eh, dahil tapos na yung ating walls. So, magti-tape na naman tayo. Doble ang tape, mga boss, kapag nag-tape na naman po tayo sa walls. So, para isang tape lang ang gagawin po natin, uunahin po natin ang baseboard. Pag natapos yung baseboard, iti-tape po natin, babalutin po natin ng dyaryo bago po natin pagulungan. So, isang tape lang po.